Hindi ko pa alam lineup namin eh. Sino papabar sa inyo yung meta? Hindi ko pa matansya eh. First day pa lang ng practice namin eh. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang ginagawa ngang paghahanda ng NXP Evo sa MPL Playoffs. Coach Zico hindi pa alam ang ilaline up sa playoffs. May bago kayang ilaline up ang NXP para sa playoffs. Hindi rin matansya kung papabor ba sa kanila ang meta ngayon. RR Kyushin, niriltok ang Blacklist International, hindi makakapasok sa playoffs pag wala raw ang B-Wise. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayong papalapit na nga ng papalapit ang playoffs kapatid, marami nga ang mga kuponan ngayon sa MPL ang hindi mo nga masyadong maramdaman sa social media. Dahil marahil ang iba nga sa kanila ay nagbabakasyon nung nakaraan, habang ang iba naman ay marahil naghahanda na para sa playoffs, na kung saan wasakan na nga ito ng pangarap. Kung sino man ang kuponan na malalaglag sa first round ng playoffs ay siyang magpapaalam na sa season na ito. Hindi rin ligtas ang mga kuponan na nasa upper bracket ng playoffs, dahil kung sakaling malason nga ang mga ito sa second round ng playoffs kapatid, at malason muli sila sa lower bracket, doon na matatapos ang run ng mga ito sa playoffs. Sa ngayon, RSG nga ang pinakadominante sa regular season at sa history nga ng MPL kapatid, simula season 1 hanggang last season nga ay ang nagkakampyon ay ang mga dominanteng kuponan sa regular season, na kung saan usually nga ang mga kuponan na nagta-top 1 at top 2 sa regular season ang mga kuponan na nagkakampyon. Dahil noong MPL season 1 nga kapatid, top seed nga ang Aether Main sa regular season, kaya nagkampyon sila. Sa MPL season 2 naman kapatid, nasa top 2 lamang ang Signal Ultra, ngunit nagawa pa rin nilang magkampyon. At noong MPL season 3 nga kapatid, top 2 din ang Archangel, pero sila nga ang nagkampyon. Nanguna naman noong MPL season 4 ang Sunspark sa regular season at nagkampyon, habang sinilat naman nila sa Onyx PH ang kampyonato muli noong MPL Season 5. At naging dominante rin ang Bren Esports noong MPL Season 6. Dito nga ay nagwala talaga ang Bren nang balagbagin nga nila ang mga kuponan sa MPL, kaya sila ang top 1 at nagkampyon. Matapos niyan kapatid, dalawang season nga ng MPL na domina ng Blacklist ang top 1 sa regular season, at ito nga yung MPL season 7 at season 8, at sila nga ang nagkampyon dito. At ngayong season nga kapatid, ang malaking katanungan nga rito ay kung makukuha nga ba ito ng RSGPH, TNC o di kaya'y EcoPH, na kung saan sila nga ang pangatlo sa MPL ngayon. Kung sakaling magkakampyon ang Echo ngayong season kapatid, sila ang kauna-unahang kuponan na magkakampyon na galing top 3 sa regular season, dahil kadalasan nga ay top 1 at top 2 nga ng regular season ang nagkakampyon sa history ng MPL PH. Ngunit tulad nga ng paulit-ulit nating sinasabi kapatid, unpredictable nga ang mga kuponan ngayon sa MPL, na kung saan baka ang magkampyon pa ay ang mga kuponan na wala sa top 3 ng MPL. Lalo na't mukhang matindi na nga ang paghahanda ng ibang kuponan ngayon sa MPL, kagaya nga ng Onyx PH, Omega Esports at NXP Evos.
Ngunit, parang wala pa ngang naiisip na bagong lineup si Coach Zico para sa NXP Evos na ipanalaban nga nila sa MPL Playoffs at nag-uumpisa pa lamang sila sa kanilang pag-iinsayo para sa Playoffs na kung saan meron na lamang silang isang linggo at ilang araw bago mag April 28 ang araw na kung saan maaari pa rin silang magpatuloy sa Playoffs o matatapos na ang kanilang run bilang 5th o 6th place ngayong season na ito. Hindi ko pa alam lineup namin eh. Na kung saan sa sinabi nga na ito ni Coach Zico ay mukhang nakita nga nating ang lineup na dumurog sa Echo PH ay mapapalitan. At isa nga sa nakikita ko kapatid, baka mag-core nga ay si H2O, lalo na't ayon nga kila Boss Dogs ay mas batak itong si H2O ngayon, habang sa MP naman baka dagain ang dibdib, lalo na't mga kalaban niya nga ang kanyang iniidolo na si Kyrie. Tandaan natin, ang mga lumalaban nga sa NXP Evos ay dinedepende nila ito sa kanilang mga nakakalaban, kagaya nga ng laban nila sa Echo PH kapatid. Hindi nila pinalaro sa Renegade at H2O dahil basang-basa nga niyawi ang galaw ng dalawang ito. Dahil kung sakaling nakalaro nga sila, marahil hindi nga nanalo ang NXP dahil machecheck nga ito ni Yawi. Kaya naman, napagpasyan nga nila Coach Zico na sila MP The King, Yureshi, Donut, Haze at Cadenza nga ang ipasok nila para sa laban na iyon. Ngunit, kahit nga maganda ang ipinakita ng lineup na ito, hindi pa rin imposible na mapalitan nga sila sa paparating na playoffs. Lalo na't nakikita nga natin ngayon na todo nga talaga sa pagbabatak si H2O. Baka posible na ipasok nga siya sa laban kontra Onyx PH. Baka lang ito kapatid ha, sila Coach Zico at Boss Dogs pa rin ang magdi-decide kung ano nga ba at sino ang magiging lineup nila sa playoffs. Pero isang malaking pagsubok nga ang kanilang kakaharapin dahil hindi nga biro ang kanilang mga kalaban na Onyx PH. Bukod pa nga dyan kapatid, hindi pa nga matansya ni Coach Zico kung fit ba sa kanila ang meta ngayon. Tingin ko papabarsay niyo yung meta. Hindi ko pa matansya eh. Ngayon, first day pa lang ng practice namin eh. Story pa lang ako muna guys. Pero kung titingnan nga natin ang laruan nila nung nakaraan, mukhang fit nga sa kanila ang meta ngayon dahil sa paggamit nga na MP The King ng Barats na kung saan sinabi nga nito sa kanyang interview kay Mara na parang ni-utilize nila ang meta ngayon kaya napabarats jungler nga siya dahil mas pinalakas nga ang mga tank ngayon. Sa pagpapatuloy kapatid, ni Real Talk naman ni RR Kushin ang matinik nga nilang nakalaban sa international tournament at ito nga ay ang Blacklist International na kung saan sinabi nga nito na malakas talaga ang power duo sa Blacklist at ito nga ay ang B-Wise na kung saan sinabi rin nito na kung wala nga ang B-Wise hindi aabot ang Blacklist sa playoffs na kung saan parang sinasabi nga nito na hindi malakas ang Blacklist kung hindi dahil sa B-Wise. Pero kung titingnan kapatid, siguro kaya naman sumabay ng Blacklist kung nagkaroon lang kaagad ng chemistry si Kibir sa kanyang kupunan. Bukod pa dun kapatid, natalo ang Blacklist dahil kapos nga ang mga ito sa isang magandang shot call na nawala nga sa kanila nang mawala nga si Venus. Ating matatandaan na maraming magagandang laro ang Blacklist na kung saan mananalo na sila pero natatalo pa. Yun ay dahil kapos nga sila sa shot call at decision making, dahilan kung bakit hindi nga sila nakapasok ngayon sa playoffs. Pero kung nagkaroon sila ng isang magandang shot caller at maganda ang chemistry nila, marahil sila pa ang pumasok sa playoffs ngayon. Dahil kahit nga malakas ang mga players ng isang kupunan, kung wala namang chemistry ay wala rin. Isang halimbawa ay si Kibier dahil malakas naman ito subalit wala ngang nag-guide sa batang ito sa laro nila.
Dahilan kung bakit ito nga ang naging susi ng kanilang pagkatalo nung nakaraan sa Game 1 nila sa Omega Esports nang naisahan nga siya nila Kelra at Idol Chakno. Shot call is daki talaga sa mga ganong crucial play sa MPL, pero tingnan natin ang bagsik ng Blacklist sa susunod na season na kung saan baka i-6 man nga nila itong si Kibier. Subalit kung 6 man ito at hindi makakalaro, hindi rin mailalabas ni Kibier ang potensyal niya bilang isang core. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat